Guys, welcome back to my channel. And ngayon, ang pag-uusapan natin sa channel na to ay ang Article 333 of the Revised Penal Code, which is adultery, and Article 334 of the Revised Penal Code, which is concubinage. So, kung interesado ka na malaman kung ano nga ba ang pinakaiba ng adultery at sa concubinage, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa channel ko. So, gusto ko nga pala magpasalamat sa Oro Mind Shaper para sa damit ko. And by the way, this is not a sponsored video. So, ayan, pag-usapan na natin. Back from the dead. Sino po ba ang guilty sa adultery? Ang guilty po sa adultery ay ang babaeng kasal na nakipagtalik sa ibang lalaki na hindi niya asawa. Okay. Ma'am, sino-sino po ang may karapatan na magkaso ng adultery? Ang may karapatan po magkaso ng adultery, since ito ay isang private crime, ay yung asawa lamang po. Okay, ma'am, ano po ba yung mga elements or ano po ba ang dapat naming tandaan para masabi namin na ang babae ay nag-commit ng adultery? Okay, isa lang po. Una po, kailangan po siya ay kasal at nakipagtalik siya sa ibang lalaki na hindi niya asawa. Pangalawa, sabi ko isa lang, pero okay, eto, pangalawa, actually, in addition lang dun sa una, kailangan po ang kasal niya ay hindi pa null and void. Eh ma'am, ongoing naman po yung annulment. Hindi pa rin po pwede. Kailangan po, ito po ay null and void. Ma'am, paano naman po kami na... Ako po ma'am na iniwan po ako ng asawa ko nang wala naman pong pasabi. Makakasuhan pa rin po ba ako noon? Yes, makakasuhan ka pero mas mababa ng 1 degree yung iyong penalty. Okay, ano po bang penalty ng adultery? Ang penalty po ng adultery is prison correctional in its medium to maximum. So kapag napatunayan mo na ikaw ay inabandona ng iyong asawa, ikaw po ay magkakaroon ng 1 degree na lower sa nabanggit kong parusa kanina, which is prison correctional pa rin, but from minimum to medium only. Ma'am, kasali po ba yung bagong nobyo o yung lalaking nakatalik ni Mrs. sa makakasuhan? Yes po, makakasuhan din po siya. Okay. Ma'am, ano pa bang usual yung tanong? Ma'am, ginawa niya po 'yon para po maisalba niya ang pamilya niya sa gutom. Yan, isa po 'yang defense. Okay, isa po 'yang defense. Eh ma'am, may kasunduan naman po kami. May kasunduan naman po kami na ako po mag-aasawa na ng bago kasi po siya po ay may pamilya na. Okay, nasa pag-uusap niyo 'yan kasi nga asawa lamang ang maaaring magkaso sa ng adultery. Okay. Eh ma'am, paano naman po sa concubinage? Okay, si concubinage mas masalimuot kaysa kay adultery. Tandaan nyo, si adultery kailangan lang hindi null and void ng kanyang kasal at nakapagtalik siya sa ibang lalaki. And also, ang adultery po ay hindi continuing crime. Hindi po siya tulad ng concubinage. Ano po ba yung continuing crime? Okay, kunyari adultery, nakapagtalik siya ngayon sa ibang lalaki at hindi na naulit. Okay, adultery na po 'yun. Nakapagtalik ulit siya dito sa ibang lalaki, adultery pa rin po 'yun. Okay. Sa concubinage is a continuing crime. Paano po? Okay, unang element ng concubinage. Concubinage, kaya nga po concubine, dapat po si ang guilty pala muna sa concubinage is lalaki, lalaking kasal. Okay. Lalaking kasal na nagkaroon ng relasyon. Take note, nagkaroon ng relasyon. Hindi po pwedeng nagtalik lang. Ang pagtatalik po ay hindi qualified or elemento ng concubinage. Okay, ma'am, ano po ba? Number one, kailangan yung kanyang bagong kinahuhumalingan o yung kanyang bagong girlfriend na hindi niya naman asawa, ay dinala niya dun sa bahay nyo. Bahay na conjugal property nyong mag-asawa. At tumira doon sa kahit na maiksing period of time. Okay. Yan yung element number one. Element number two. Okay, hindi sila tumira doon sa dwelling or sa conjugal property yung mag-asawa, pero sila ay nagtatalik in scandalous manner.
Paano scandalous manner sa scandalous circumstances. Okay. Ano yun? Halimbawa, yung kanilang pagtatalik ay lumabas. Okay, nag-leak, nagkaroon ng video, may mga nakakita, nagkaroon siya ng, kumbaga, doon sa lipunan, naging ano siya, naging, nag-cause siya ng chaos or nag-cause siya ng pagpoprotesta, ganyan. Okay, or nag-set kayo as bad example. Halimbawa, isang teacher, 'di ba? Isang teacher at isang estudyante, 'di ba? Isang pangit na example 'yun. So that is scandalous manner. Number 3. Okay, hindi nga kayo tumira sa dwelling nyo or sa conjugal property ng nyong mag-asawa. Hindi nga tumira doon yung dalawa, si girlfriend at si your husband sa bahay nyo. Okay. Ito naman ang isa. Tumira sila sa bahay. Sa bahay na iisang bubong. Okay, sa bahay na magkasama sila. Tumira po, hindi po pwedeng bumisita lang, hindi po pwedeng nakitulog lang. Kailangan sila ay tumira at nagpakilala na sila ay husband and wife. Okay, sila ay nagpapakilala as husband and wife. Okay? Hindi po pwedeng bumibisita lang, pumupunta lang ng isang linggo. Kailangan po ay living together sa iisang bubong. Eh ma'am, question, yung asawa ko po tsaka yung kabit niya, meron pong anak. Pwede ko po silang kasuhan ng concubinage? Hindi po. Hindi po basihan ang anak na nagkaroon siya ng anak sa iba para makasuhan mo siya ng concubinage. Ang basihan po is kailangan po tumira sila sa iisang bubong or gumawa sila ng scandalous act. Okay? Or dinala or tumira sila sa bahay na conjugal property nyo. So, ganun. Yun yung pinakaiba ng concubinage at adultery. So, ano pa bang madalas na tanong? Eh, ma'am, nahuli ko po sa akto yung asawa ko. Yung asawa ko po na nakikipagtalik sa kabit niya sa kama namin. Okay lang po ba yun? Pwede ko na po ba siyang kasuhan ng concubinage? Hindi pa rin po. Nahuli mo lang po silang nagtatalik. Hindi mo po sila nahuling nakatira sa iisang bubong. Eh, ma'am, nabuntis na nga po eh. Nabuntis na po niya. Paano? Ibig sabihin, madaming beses na po nilang ginawa yun. Dapat po, pwede ko na po silang kasuhan. No, hanggat hindi sila nakatira sa iisang bahay at hindi sila nagsasama bilang husband and wife. So, ganun po kahirap patunayan ng concubinage kumpara sa adultery. So, kung may mga question pa po kayo, pwede naman po kayo mag-comment sa comment section kung meron kayong hindi naintindihan or may gusto kayong i-correct or baka meron kayong gustong itanong na gusto nyong sagutin ko about adultery and concubinage. And pwede rin po kayo mag-comment kung ano yung mga possible na baka mapagbigyan natin yung mga next topic na gusto nyo. So, ito po, pinapaliwanag ko lang po sa inyo bilang isang criminologist. Hindi po ako lawyer, ha? Isa po akong criminologist. So, ayan po. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. And huwag nyo po kalimutang i-follow ako sa mga social media account. So, lalagay ko na lang po yung link sa description box. So, yun lang po. Maraming salamat. Till our next video. So, bye!